rebounding. And after the season now, we're glad that Mika is here, joining us here on Off the Record. Siguro, Mika, simulan muna natin. If you were to assess your team's performance this season, how would you rate it? Personally, malaki yung nag-improvement talaga ng team. Talagang I can say na nag-improve talaga bawat players, and pinaghirapan din talaga namin lahat ng games. Kasi walang madaling game eh. Walang lahat talagang gusto ibigay yung best nila. So, sobrang challenging lahat. Kaya nakaka-proud na yung mga teammates ko, even though ilang months pa na kami magkakasama. And syempre, most of them, mga bata pa, ganyan. So, parang yung team chemistry pa rin talaga yung binubuo namin until now. And nakita ko na nag-improve talaga kami this conference. I think nag-start siya last conference. I mean, the first conference this year. Siyempre, hindi kami nakapag-Final Four, and yung expectations ng mga tao, ng management, siguro na-realize namin na may potential talaga yung team namin. And for me, lahat kasi nagtrabaho to become better version of themselves. Kasi lahat gusto mag-improve. And sabi ko nga sa interview ko one time, kung hindi dahil sa kanila, hindi ko makukuha yung award, or kahit walang award, hindi ako magiging ganito, or kung nasaan man ako ngayon. Kasi yung pagbibigay nila sa akin ng support, lagi nilang yung mga simple things na chine-cheer ka nila, na para okay lang yan, natin Mika, bawi ka ulit. Kasi nagsastart din talaga yun sa training. So, I think nadala namin siya sa game, and nakaka-boost talaga siya ng morale. So, tingin ko hindi ko siya magagawa without my teammates. But from your eyes, ano yung strength nila ng King Will Taipei? I think yung defense nila. Maganda yung system nila sa defense, even though hindi sila ganun katatangkad. Or kumaga parang we're taller than them, pero hindi naman nila kailangan ma-block totally talaga ng block point. Parang bumabawi na lang sila sa likod, ma-check lang nila yung bola, enough na yun for their defenders para makakreate ng play ulit. So, yung system ng defense sila, and na-observe ko rin na mabigat din talaga yung service nila. So, siguro nahirapan din kaming receive ng bola para makakreate ng plays. About PLDT and the system, and of course, Coach George naman, ano yung pinaka-standout sa'yo with the way coaches? I think yung presence of mind during the games, kasi may tendency yung team na parang lumalayo yung score ng kalaban, tapos dun lang kami hahabol. So parang like nga sinasabi ni coach na bakit kailangan nagpapahid kayo ng gustong-gusto niyo humahabol ng score, parang gano'n. So yung patience din talaga ni coach, kasi kahit sino naman sigurong coach may inis sa amin ng ganun. Pero yun yung na-observe ko rin sa kanya. And nag-start din talaga yun sa training, kasi nag-focus sa amin siya. Nag-focus siya sa amin ni Del, sa aming mga middle blockers, kasama si Jesse. And nag-focus rin talaga siya na para malabas yung laro namin ni Del. Kasi naniniwala siya na pag nag-start sa aming mga gitna, mas madali nang gumalaw talaga yung team. Well, honestly, sa mga five sets, marami kami five sets actually na laro last conference. Well, lot of challenge pa rin talaga yung team, and siguro may part pa rin na inconsistent or kinakapos. So, I think hindi yung isa sa mga reason bakit hindi rin kami nag-succeed last conference. Kasi, especially nung August 14, na game namin. Parang nasa kamay na namin yung laro. We're two sets ahead, and third set talagang malayo na yung score eh. Pero sinagalang din talaga ng signal, and another lesson for our team na hindi dapat mag-relax, na mag-adjust agad sa lahat ng mga game situation, kasi medyo masakit din talaga yung nangyari na nasa amin na, pero wala. Dumo, please. In terms of everything that you've done, meron pa bang aspect ng laro mo or aspect ng career mo that you feel
you still need to be challenged na may konting yes. kaya ko pagawin yan. Yes, sa lahat. Actually, sa lahat ng aspect ng paglalaro ko, gusto ko pa rin may improve ako and yung mga taong, yung mga supporters, yung families ko na lagi nagsasabi na para ang ganda ng laro mo ngayon, ganyan-ganyan. So parang na-appreciate ko yung pag notice nila talaga sa akin kasi ayoko rin talaga kasi nagsasettle kung ano man meron ako before. And I think totoo talaga yung hard work pays off eh. So pinaghihirapan ko lang din talaga siya muna. Nagsisimula muna talaga ako sa sarili ko, sa training. And kung mas kaya ko pang i-exceed yung narating ko ngayon, why not? Pero kung hindi, mas magiging patient ako sa sarili ko. And ako yung unang hindi mag-give up sa sarili ko.